Ngayon, balikan po natin itong mask ni, no? Binanggit ko lamang po kasi hindi po simple. Hindi porke sasabihin natin po na pipili lang tayo ng mask, eh, gagaling na po yung ating mask ni. It's actually more complicated than that kasi po maraming factors ang nagkukos ng tagyawat, no? So, paano nga po ba natin, no, maiiwasan itong tinatawag na mask ni, no? So, unang-una po, ang madalas na tinatanong sa amin is, ano po ba ang magandang mask, no, na gamitin? Dahil pag nagsusuot po ako ng mask, ay madalas po akong nagtatagyawat. So, ano po ba ang magandang mask na gamitin, no? So, actually, ang nire-recommenda po natin, of course, dapat yung mask mo is enough to protect you, no? Hindi po natin i-compromise yung safety versus yung tendency na posible kang magkaroon ng acne, no? So, meron naman pong mga mask, kung cloth mask ang ginagamit mo. May mga mask naman po na yung mga soft natural fibers po, no? Yung soft natural fibers na hindi rough sa ating skin, no? So marami po niyan, marami tayong nakikita, no? What's important is kapag tiningnan mo yung mask po sa araw, ay okay siya, soft siya, but you should also check kung umaaninag masyado yung araw kasi baka hindi po tightly woven yon, hindi naman po tayo masyado protektado. So importante po na talagang halos hindi pumapasok na rin yung araw dun sa mask para talagang alam mo na yung mga fibers nun ay talagang dikit-dikit. You have protection. At the same time, soft din sa iyong skin po, no? Ang isa pa po na pwede ninyo po actually na gamitin, no, ay yung tinatawag po na yung mga surgical mask, no? Meron naman pong mga tao na hiyang po dito, no? Pero meron din akong mga nagsasabi sa akin na sila'y nai-irritate dito sa surgical mask, no? So, what's important po ay masubukan natin kung ano-ano po ba itong mga mask na hiyang sa inyo, no? So, kung yung pag nagamit kayo ng mask, napansin nyo na nagtatagyawat, try nyo muna po ng iba, no? Baka pwedeng iba. Ito po kasing mask ni na to, madalas nakikita ko to dito sa mga areas na tinatakpan ng mask, no? Dito, around the mouth, dito po sa may bandang ilong, at dito kung saan po natatamaan yung ating balat nung tinatawag na ear loops, no? So, madalas po yan, no? Lalong-lalo na yung ear loop kapag ito po yung rubber, no? Kapag sa mga N95 po, no? Yung mga patients na sensitive ang balat, yung mga tao, no? Paano mo malalaman kung sensitive ang iyong skin? Usually po yung mga patients who have dry skin and yung madalas na mabilis na nangangati sa mga pamahid, no? May mga history ng asthma sa family, may history ng bahing o allergic rhinitis or tagulabay or super dry skin or asthma of the skin, madalas po mga sensitive ang kanilang balat. So kapag nagsusuot po sila nitong mga N95 or yung may rubber na ear loops po, pwede silang actually mag-cause ng acne, hindi lang acne, pwede rin pong magkaroon ng tinatawag na irritant contact dermatitis or rashes po, no? Kung kaya't po, kung kailangan mo naman talaga mag N95, hindi wala po tayo magagawa. Ang pinaka siguro magawa mong paraan ay takpan mo yung rubber with a siguro tissue or what, no? Para lang wag diretso tatama, no? Sa iyong balat yung rubber na yon, no? Well, anyway, balikan po natin yung pinag-uusapan natin na yung surgical mask, no? What's important to rin po is kapag nagkakaroon nga po tayo ng tagyawat dito sa around the mouth and dito sa ear loops, madalas po nakikita rin yan dito sa jawline, no? At dito sa ilalim ng baba. Kasi nga po, dito sa ilalim ng baba ay tinatamaan din po rin yan ng mask, no? Kung kaya't po yung mga iba, lalo na yung mga nagsishave, no? Yung mga nagda-dry shave, yung mga nagsishave po ng mga lalaki na tuyo or hindi basa ang balat,
ay nakakakapal po yan ng skin, no? So, and it can cause inflammation or irritation ng skin. Kung kaya naiipon yung oil dun sa loob at hindi lumalabas. So, the more na pwede po kayong magkaroon nun ng tinatawag na tagyawat or acne breakouts. Or pwede rin po kayong magkaroon nung yung infection around the hair follicles, ang tawag po dyan ay yung folliculitis, no? Tapos, with the rubbing of the mask, nakaka-worsen pa po yung condition na yon. So, pwede pang mag-worsen kasi nararub pa, nadadagdagan pa nung pag-rub ng mask, no? So, dyan po madalas nakikita yan. So, kagaya ng sinabi ko, pili po kayo ng mga soft na mga mask na may natural fibers. Isa na po dito yung cotton. Pero make sure na hindi naman po ganun kanipis, di po ba? Meron din pong mga mask na yung parang elastic, no? Yung elastic po, tapos ang tawag po yung neoprene, no? Uso po yun. Magagandang colors nun eh, no? So I'm sure meron, marami po sa inyo meron yan. Maganda rin po siya malambot, pero pwede rin po siyang masyadong mainit sa ating balat, no? So pwede pong masyadong makulob yung ating skin, no? So, mas lalo pong mag-build up ang moisture dun sa loob, no? So, kung kaya't ang sinasuggest po natin yung neoprene ay kung nakikita mo, eh, ikaw naman ay may tendency ka magkaroon ng tagyawat at skin rashes. Minsan kasi, may mga skin rashes din na nagko-complain with using the neoprene, no? Kaya ang pwede nating magawa is to put a disposable filter, no? O kaya po tissue para hindi diretso. Kung yun lang naman po talaga ang available ninyong mask, wala naman po tayong magagawa, no? Another thing na pwede nyo pong of course, kapag po tayo'y lumalabas, no, dapat pag gumagamit po tayo ng mask, dapat ay malinis yung mask, no?